May discharge bang lumalabas sa puwerta mo? O may naaamoy kang mabaho na parang isda? Makatiba to? Then this video is for you. Panoorin mo hanggang sa huli. Hello everyone, this is your Tita Doc Ara. And for today's video, pag-uusapan natin ang bacterial vaginosis. Ano nga ba ang bacterial vaginosis? Ito ay common vaginal infection na nangyayari kapag ang normal bacteria sa inyong vagina ay dumami na naging sanhi ng pagkakaroon ng bacterial imbalance sa inyong puwerta. Ano-ano nga bang mga simptomas ng bacterial vaginosis? So may lumalabas ba sa inyong color of white to grayish in color? Medyo mabaho siya na mayroong fishy smell or amoy isda? Makatirin. Isa po ito sa mga simptomas ng bacterial vaginosis. Sa ibang mga kababaihan, ang BV ay kusang nawawala. Sa iba naman, kinakailangan ng antibiotic para magamot ang BV. Ang BV ay very common sa mga buntis. Kaya naman kung ikaw ay mag-BV, kailangan mo na itong ipagamot dahil maaari itong mag-cause ng preterm delivery. Sino-sino ba ang mga taong maaaring magkaroon ng bacterial vaginosis? Ang mga buntis, ang mga hindi gumagamit ng kondom, ang may IUD, ang multiple sexual partner, kung meron kang bagong sexual partner, at ang mga female-to-female sexual partner. Dok, nakakahawa po ba ang bacterial vaginosis? Hindi po ito person-to-person contact. Pero during sexual activity, maaari po kayo magkaroon ng bacterial vaginosis. Dok, ito po ba sexually transmitted disease? No, hindi po siya sexually transmitted disease. Pero gaya po ng sabi ko, ito po ay nakukuha sa sexual activity. Bakit po ito nakukuha sa sexual activity? Dahil ayon sa mga eksperto, ang pakipagtalik daw po ay nakakapagpabago sa environment ng inyong puwerta o ng inyong vagina. Kaya po kayo ay nagkakaroon ng bacterial vaginosis. Ito na diagnose ng mga doktor. So meron po tayong tinatawag na Amsel's criteria and Lugan's criteria. Sa doktor, ito ang mga test na ipapagawa nila. Ang Amsel's criteria, yung pinakataas, at ang Lugan's criteria. So makikita nyo sa picture na to, yan yung tinatawag natin thin, milky white na color ng isang discharge. So ito naman pong sa baba, yan naman po yung tinatawag natin clue cells na nakikita lamang sa microscope. Meron din po ito mabahong amoy, gaya po na sinabi ko kanina, at pababago sa pH na greater than 4.5 ng ating puwerta. Kaya po nangangamoy ito dahil sa pagbabago ng pH. Dok, nagagamot po ba ito? Yes, nagagamot po ito. Ang mga doktor nyo ay maaari mag-prescribe sa inyo ng metronidazole or ng clindamycin. Again, makukuha nyo lamang po ito na may prescription ng doktor. Thank you so much for watching. Sana may natutunan po kayo. Comment down below. Bye!